Good day everyone, welcome to po muli dito sa aking channel. Today ang ating pong tatalakayin is about sa block diagram or yung functional block diagram of our TV or television. So we're going to talk about sa CRT television po muna, no? Kasi iba yung block diagram po ng LED, LCD TV at saka yung mga plasma. So dito tayo sa pinaka-common na ginagamit natin na TV. So, yung CRT TV. Okay? So, i-discuss natin dito ang block diagram. Ang bawat section ng ating TV. So, magbibigay rin po ako ng input sa kada block kung ano yung trabaho nito at ano yung posible maging sira ng block na yon. So, mahalaga po itong block diagram, no? Kasi kung hindi natin alam ang block diagram o paano gumagana ito, is napakahirap po mag-troubleshoot. Okay? So, kailangan natin maintindihan kung saan tayo pupunta agad pag mag-troubleshoot. Halimbawa, let's say, may sira yung naka-horizontal line. Saan ba ako mag-check? Sa tuner ba? Sa audio ba? Or sa sounds? Dahil wala kang idea, so mahihirapan po tayo. So ang purpose po ng tutorial na ito is ibibigay ko yung block diagram, idodrawing ko po sa aking pinakamagandang drawing. Kaya paumanhin po sa mga magaling magdrawing dyan. So may halong doktor po ang aking kamay, kaya so gagawin po yung aking the best. Okay, so begin na po tayo. So let's start with the here. Yan po yung pinaka-antena natin. Kung maalala natin yung symbol na to, okay? Doon sa aking isang discussion about electronic symbol, nandun po yan. So, iba't ibang type ng antena po yung diniscuss ko ron. So, sa TV, gumagamit tayo nitong ganitong symbol. Yung general symbol ng ating antena. So, sa antena po kung ginagamit natin, kalimitan na ngayon is yung 75 ohms coaxial. So, input para sa mga tuner po natin, yung mga PLL na tuner. Okay? So, yun na po yung ginagamit, 75 ohms po. Okay? So, yan po, of course, papasok po yan. So, yung arrow po niya, na ginagamit ko yung arrow, ibig sabihin, direction po yan ng mga signals. Okay? So, papasok po yan dito sa block na to. Ito po yung tuner natin. Tuner block. Okay? So, then, lalabas po dyan, next po dyan sa block diagram na yan, okay, is yung ating mga IF, yung mga picture IF, video IF, sound IF, yung mga ating IF section. Okay? IF section po yan. Intermediate frequency po yung ibig sabihin ng IF. Okay? So, saan yan? Meron sa TV, may PIF, picture IF, video IF, sound IF. Okay? So, yan po yung IF section. Okay? Then, next po diyan, yung ating napakaganda po talaga ng aking sulat. So, pagpaumanin po. Okay? So, ito po yung ating video detector na tinatawag block o yung tinatawag nating AM detector. So, mamaya po ha, ipa-explain ko bakit siya tinawag na AM detector. Okay? So, sana hindi ko po malimutan. Okay? So, makakatulong po yun. Kaya sinabi ko yung part na yun is meron pong malaking function. Okay? So, diretso po ang video detector natin sa ating meron tayong tinatawag na luminance amp, Y amp. Yung Y kasi, luminance yan. Okay? Y is equals to luma kung tawagin sa Italian or luminance. Yung liwanag sa dilim. Okay? So, luminance amplifier sa video section po ito. Okay. Then, meron po tayong
amplifier, siyempre, mahina pa yan lumabas dyan eh, okay? So, kailangan natin ng Y amplifier. Okay? So, number one. Okay? Then, meron po tayong mga tinatawag na delay line. Okay? Luminance delay o YDL. YDL. Luminance delay. Okay? So, then, ang output nun, ang output, kita pa ba yun? Drawing ako ng drawing dito, tapos, mahirap po ang ating walang ano, walang photographer o cameraman, ika nga. Okay? So, Y amplifier again po. Okay? In-amplify po uli siya. So, kaya number 2 siya. Okay? Okay. So, tigil po muna tayo dyan. Okay? So, tuloy na po natin ating pagdodrawing. So, video detector, okay? Connected siya dyan. Okay. Ito naman po, yung pumasok natin na yung sound IF. Nasa audio section na po tayo, ha? Sound IF po ito. So, sound IF. Ito naman po yung FM detector. Okay, FM detector po. May AM detector, di ba? May FM din. So, mamaya, iano natin yan. Okay. O, yun yung ating audio detector. Tapos, meron po tayong amplifier section na ito. Yung audio amp out amplifier section. Okay. After nyan po is yung atin ng speaker. Okay. So, ang tawag po dito sa block na to, portion na to is audio section. Okay. So, audio section po. Yan na yan. Yung section na to. Okay. Okay. So, tutuloy ko lang po muna ito. Okay. Ito naman yung ating mga AGC natin. Automatic gain control. Okay. AGC section po ito. AGC. Kung saan meron po tayo sa automatic gain control po. Ibig sabihin yan, ha. AGC. Automatic. Gain control po. Okay? AGC. So, meron tayong RF, yung para sa radio frequency at saka sa intermediate frequency. RF, radio frequency, intermediate frequency for IF. Okay? So, ito po, nakakonek yan sa tuner. Okay? So, mahalaga po yan. So, bumalik siya sa tuner. Napansin nyo yung signal flow. Okay? Okay, so pumunta rin siya doon sa ating IF, okay? Kasi meron tayong IF section na ang sound IF frequency po natin is 4.5 MHz. Okay? Yan yung makikita nyo mga kristal na kulay dilaw na parang maliit lang na kapasitor. 4.5 nakalagay, yun yung sound IF, okay? Okay, pumunta siya dyan. So, ito po, yung flow niyan, may battery niyan eh. Kasi, kaya may connection, okay? So, meron po tayong chroma. Chroma section. O yung tinatawag na chrominance. Chrominance section. Okay? So, ano po ang trabaho nito? Ito naman sa kulay, okay? Sa mga color natin, okay?
circuit CKT. Makikita nyo po, CKT circuit po yan. So, meron tayong liwanag, meron tayong kulay. Okay? So, ang lumalabas po dyan, dyan na yung, dahil kulay nga kinabanggit is red, green, blue. Yan yung ating mga kulay. So, minus Y. Minus Y. Okay? So, yun yung mga ating mga color minus luminance. So, ito po, papasok na yan dun sa ating mga, meron tayong mga tinatawag na amplifier. Color amplifier. Yan yung mga matatagpuan natin to sa circuit board na yung chroma board. Okay? So, yun yung mga red, green, blue. So, out na to, ha? Output. Output po yan. Out. Okay? So, kailangan po napakahalaga nito ng schematic diagram sa ating pagre-repair, ha? So, may dadagdag po tayo once na nagawa ko na po ito, na drawing ko na to. Sana po may hindi ako makalimutan. So, pero igagawin ko po lahat para maihabol ko sila. Okay, baka makalimutan ko nga. Kaya lumagpas pala yung kuwit ko dito. So, ito po, pumasok dun sa ating ano natin. Pumasok din dito sa ating RGB natin, okay? So, ganyan po siya. So, yung luminance natin, pinasok din natin dun sa color on natin. Then, meron na po tayong, ito yung ating pinaka picture tube. Okay? Pakamanin, nagmukhang palakol na to. Okay. Okay. Yung ating trigon picture tube. Okay. Yung color natin sa RGB. Okay. So, nandyan na po pumapasok ang mga yan. Mga RGB natin. Okay. So, after po ng AGC, so may isang napakahalagang section po ng ating TV na hindi natin dapat kalimutan. Ito yung pinaka napakaraming trouble na nangyayari dito. Kumbaga, ito yung pinakamahalagang part. Yung tinatawag natin na raster section. So, meron tayong horizontal raster at vertical section. Vertical raster. So, yan po. Ito yung sa sink ano natin. Separator. Diyan, ito yung naghiwalay nung ating horizontal at vertical frequency. Kaya nga, separator siya. Okay. Nung unang nag-aaral po ako ng TV, ito ang una kong inalam nung mag-repair, nung estudyante pa lamang ako. Kasi, pagtingin ko sa schematic, ba't parang ganun nakakalito? So, kailangan ng technique is ma-divide mo siya into block diagram para madali kang magkaroon ng idea kung ano ba yung section by section. Kasi sa diagram, ano na po yan, medyo na, pag tiningnan nyo yan, masyadong labo-labo na, ika nga magulo. Okay? So, parang naguguluhan ka na sa trouble, naguguluhan ka pa sa schematic, ay nagkaloko-loko na. Diba? So, ito yung vertical po natin. Integrator po yan. Integrator. Okay. So, meron po sinundan yan. Lahat po ito ang dinodrawing ko is about vertical raster to. Vertical oscillator. Diyan nagaganap yung ating 60 Hz na frequency ng vertical. So, siyempre, meron tayong amplifier, yung tinatawag na vertical drive. Okay? Then, yung output natin. Okay? Vertical out.
output yung, ito yung IC na tinatawag natin. Then papunta na yan sa ating yoke, deflection yoke, yung ating may mga tanso. Deflection yoke. Okay. So yan yung ating deflection yoke. Okay. Then, meron po tayong horizontal. Ito na yung horizontal natin. Kita naman, ano? Okay. Differentiator po yan. Differentiator, okay. Pasensya na po talaga sa sulat ko. Okay. Mas gusto ko kasi yung sinusulat kaysa yung idodrawing ko sa computer eh. So, mabuti na rin yung makikita nyo kung paano ko siya ginagawa. So, meron tayong horizontal, after ng differentiator, meron tinatawag tayong AFC. Hindi po KFC ah, AFC. Automatic Frequency Counter. Meron po dyan nangyayari yung dinidivide yung ano natin sa frequency na discuss ko po dun sa isang vlog ko about 503 crystal oscillator. So, dun nyo po malalaman. So, kung gusto nyo malaman, panoorin nyo po yun. Hanapin nyo lang yung crystal 503 oscillator dito sa aking channel. Parang ganun po yung title. Okay? So, para magkaroon ko yun ng additional understanding po dun. Kung anong nangyari sa mga ito, bakit nahiwala yung frequency. So, from 60 Hz sa vertical, dito 15,734 kHz sa isa. Hz sa kHz is 15,000.7 kHz. So, to be correct. So, meron tayong oscillator. After ng frequency, automatic AFC, oscillator na. Okay? Then, after oscillator, syempre, yun na yung ating horizontal drive. Horizontal drive. Transistor, basta manage yung transistor tsaka yung transformer natin. Then, lalabas po siya sa edge out. Horizontal out o yung tinatawag na edge out, pinaka popular na tawag dyan. Then yung output nun pumunta na ron sa ating horizontal. Saan na yun? Okay, ito yung H, ito yung B. Okay, hindi po siya nag-connect dito siya, ayan. Okay, dun siya pumunta. Okay, so yan po yung diagram ha. Block diagram. Okay, block diagram. I-divide-divide po natin sa ano ha, sa bawat section ha. So, una, na audio section, na-isolate ko na yung audio section. Then, itong part na to, ito po ang, hanggang dito siya, luminance and chrominance section. Okay? Then, ito naman po ang ating tuner section. Okay? Tuner section. Yan po yan. Okay? Then, ito yung raster. Raster section. Okay? Or sink section. Ano ba yung raster? Yun ba yung sinusuot? Ah, duster pala yun. Yung raster, yun yung kapag binubuksan mo yung TV mo na parang may mga itim-itim, kulay puti siya, tapos may itim-itim na bilog-bilog, tsaka puti-itim. Parang naglalabo-labo sila ron, parang mga bula. Yun yung snow raster. Yun yung raster. Kapag nakita natin yung TV natin na ganyan, normal yun. Ibig sabihin, okay, wala lang signal yung TV ko, walang antena. So, good po yun. Kasi yun yung tinatawag na snow raster. So, meron kasing plain raster. Ayun, yun ibang usapan na may problem na tayo doon. Okay.
Okay. So idagdag ko lang po yun dito, hindi ko to pwedeng malimutan. Itong sa output ng horizontal, yan yung ating FBT or yung flyback section. Okay? Flyback. Ito papunta sa second anode. Yan po yun. Okay? So yun yung flyback. Okay? Flyback natin, sinuswitch yan ng horizontal output transistor. Okay? So papunta na yan dito sa ating second anode. Ito yung second anode natin. Yung may cap, yun yung may high voltage na tinatawag anode. Ano ba yan? Okay. Or yung second anode. Okay? So yan po yun. So yung connection yan. Okay, so balikan natin itong ating mga detector. May FM at saka AM detector. So, explain ko lang po yan bakit ganyan. Gaya nga nang na-promise ko kanina. So, bakit AM detector ang tawag natin sometimes sa video detector? Okay, so ito po kasing TV natin is nabuo dahil sa AM and FM. Yung structure niya po, pinagsamang AM, FM yan. Saan ginamit ang FM sa TV? Doon po sa ating sounds. Okay? Doon siya ginamit. Okay? So, may 4.5 MHz po dyan na intermediate frequency. Okay? Dito naman sa ating video, doon natin ginamit ang AM detector. Yung ating AM section ng radio, yung AM radio natin, dito sa pinaka video natin. So, yun po yung naging ano niyan. Kaya, ang TV natin nabuo galing sa AM at saka FM sa pagtutulungan nila ng dalawa. Okay? So, ang idadagdag ko lang po dito, maaari ko idagdag, explain ko sa inyo po yung mga karamihan naging problema dito. So, is dito sa ating raster section. Okay? So sa block, bago ko po pala umpisa, no, sa block diagram po ito, hindi ko na sinama yung power supply, ha. So yung power supply kasi separate yun. Ito, pinutukoy natin dito yung block diagram. So sineparate na lang yung power supply kasi siya lang naman yung magsusupply ng ating mga iba't ibang voltahe para sa ating iba't ibang section. Kaya magkakaroon tayo ng ibang usapan o talakayan dyan. Okay? So, sa vertical tayo, sa problem ng vertical, madalas ito naging problema. So, ano ba yung mga problema dito? So, yung sa taas ng screen natin, may mga guhit-guhit. So, vertical section yon. Yung tao, minsan, ang laki ng noo, paliit yung mukha. So, sa vertical din po yon. So, ano ba yung mga nagiging ano dun, problem? Nandito po sa vertical section. Yung mga kapasitor, may mga bloated kapasitor, electrolytic. Palitan nyo lang po lahat ng kapasitor around vertical section, o okay na yung problem nyo. So, meron tayong problem dito sa vertical na nagro-roll o vertical rolling or loss of vertical control. So, yun yung tinatawag na mga problem nagro-roll. So, dito rin po yun, mga kapasitor. Sa mga lumang TV po, meron dyang, may mga trimmer na tinatawag. Okay, yung sa pag-adjust yung vertical hold, naabutan ko pa yun eh, mga ganun eh. Pero karamihan ngayon, nasa service mode na eh. So, wala na po tayong ginaganun ngayon sa service mode na lang. So, yung mga rolling, vertical rolling problem. Okay? So, ano pa ba yung problem dito sa vertical? Yung guhit, horizontal line, isang white line. Okay? So, may mga marami tayong pwedeng pagkuhanan. So, pero yung tatlong pinaka-importante na lagi ng cause ng problem is broken na po yung ating vertical IC. Okay? Sira na, bumigay na, ayaw na niya, magpapapalit na siya kasi gamit na gamit. Okay? So, nag-decide na siya na mamahinga. Yung isang cause ng white line,
is wala siyang supply na 24 volts. Missing ang supply na 24 volts. So, ang mga TV, yung mga karamihan ng mga branded, ang power supply ng supply ng vertical out is galing sa output ng flyback. Okay? Yung scan derived power supply natin na tinatawag, yung output, meron dyan 24 volts. So, dedicated yung para sa vertical IC. Although, meron din ako na-encounter sa Sanyo na separate siya. Yung vertical supply niya is galing sa SMPS power supply sa secondary, sa chopper. Ganon din yung mga China TV. Doon na nila kinukuha. So, may mga fusible resistor doon, yung being na 24 volts B plus, nag-open. Kaya nawawala ng supply. Pero sa mga branded po talaga, karamihan kadalas kinukuha sa scan derived out, sa flyback. So, may mga purpose din yun. May magandang dahilan doon. Okay? So, kaya yung ganun type, yung kumuha sa power supply ng vertical, kapag sira horizontal mo, ibig sabihin, wala ka talaga makikita ang raster. Okay? Kasi doon siya kumuha ng supply. Ah, hindi nag-on yung flyback mo, di ba? Okay? So, yun yung isang cause. Pwede rin maging cause po yung sa jungle IC natin. Kaya tayo nagkakaroon mga problema sa vertical. So, meron dyan yung may mga capacitor doon sa vertical oscillator output ng jungle IC. So, minsan kasi yung itong section po na itong nakikita nyo na to, integrator at saka oscillator, kasama na sa package ng jungle IC. So, pati itong sync separator, itong apat na to, depression at saka yung horizontally IFC, nandun na rin, saka oscillator, nandun na. So, makikita nyo na lang doon yung layout ng PCB, susundan nyo na lang, pumasok na sa halimbawa, sa horizontal drive, diretso na doon. Kaya hindi nyo na makikita, nasa isang package na ika nga. Okay? So, yung isang problem. So, and sometimes, yung master oscillator. Okay? Pero parang ilang beses ko pa lang na-encounter yun eh. Okay? So, napakalaga kasi nung master oscillator, siya yung nag si-separate ng ating frequency. Okay? So, gaya nga nang nasabi ko, meron akong isang discussion na ginawa is about crystal oscillator 503. So, watch nyo lang po yung vlog na yun. So, isa pa pong problem para magkaroon tayo ng vertical white lines is sira yung ano yung ating yung winding or putol yung winding ng ating horizontal yoke. Okay? Opposite siya. Bakit horizontal vertical tas yung ano nag-cause ng problem is yung horizontal winding. Ganun po talaga. So, wala tayong magagawa ron. So, open yung ating horizontal winding. Kaya makikita mo lang isang horizontal line. So, yung vertical white lines. Hindi siya vertical line, ha? Okay? Pag vertical line nakita mo, yung may open on, kung usapan natin ni Yoke, ang open nun is yung vertical winding. Opposite siya, okay? So, dito naman sa horizontal drive, horizontal section tayo, so, magpo-proceed na ako agad dito sa horizontal output transistor. Ito yung pinakamabigat ng trabaho dito. Yung horizontal output transistor, siya yung laging nasisira. Okay? So, kasi ang bigat ng trabaho niya, isuswitch niya yung flyback na yan eh. So, para magkaroon ng ano, ng supply yung ating mga vertical, umuod niya yung sa second anode, masupply yung mga RGB. So, napaka bigat ng trabaho nito, ika nga. Siya yung pinakabugbog dito, kung pwede lang ito magreklamo, baka nagreklamo na to. Okay? So, yung ating horizontal transistor, ano ba yung mga common number niyan? Is D1878-77-2249, mga ganun. Then, sometimes yung ating pong horizontal drive din, may transistor yan, yung ating drive nito, yung mag-switch dito, nasisira din. Or sometimes yung ating transformer ng horizontal, yung ilalim, inaamag or nagko-corrode, nag-o-open yung primary. So, repair ka ng repair, but ayaw ito, okay naman ito mga to, okay, nagpalit ka ng lahat-lahat.
hindi pa yung pala ang problema nung binunot mo yung transformer, yung pala ay nag-corrode na yung primary winding niya, yung wire na putol na. So halos magalit ka na gusto mo na siyang itapon dahil napalitan mo na lahat, yun lang pala yung problema. Kaya so basic po tayo, dapat lagi tayong mag-check ng ano bago tayo magpalit basta-basta, no? Igawin natin yung mga fundamental, so yung mga basic step, okay? So yung mga ano ba yan para mag-switch, ano ba yung una natin i-switch light doon transformer dahil hindi siya open, okay? Yung transformer dito sa horizontal drive, okay? So dito sa horizontal drive may isang troubleshooting na para malaman mo kung okay yung jungle IC mo, kung nagbibigay ng tamang frequency doon sa horizontal drive, doon sa pinaka base nung transistor out sa base noon, is dapat makasukat ka ng 15,734 Hz. So kailangan mo nung tester na digital na may frequency counter, okay? Then pag meron nun, ibig sabihin okay. Then check mo na rin yung sa may vertical. So dapat meron kang 60 Hz frequency naman doon. So yun yung mga ano natin, mga basic na importante rin palang malaman. Hindi lang siya basic, pero yun, importante yun. Then additional tip ko po, dito sa ating pinaka-chrominant circuit or doon sa jungle, kapag ka nakita nyo sa schematic, RGB, meron dyan sa RGB out na capacitor diode network. Sometimes, yung diode po is naka-parallel yung capacitor doon is Sinner diode. Meron namang capacitor na ceramic na IN4148. Okay? So, nagsoshort po. Doon sa naman sa regulator type naman ng ano, may Sinner diode na 5.1 volts sometimes is shorted. So, ngayon magkakaroon ka ng problema sa kulay mo. Kung hindi pula, blue or red. Green. Sorry. Parehas pala yung pula tsaka red. Ano ba yan? So, takbuhan nyo agad dyan sa may jungle. Hanapin nyo yung mga output na yon. Check nyo. Minsan yung ceramic capacitor, nagsushort. Minsan bangungot din yung ceramic na yon. Yung mga pico parad na value na yon. So, nagsushort din yon. So, karamihan, pag good dyan, ang masusukat mo dyan is 6 volts. Gaya nga na nasabi ko, is meron sometimes 5.7 na Sinner diode. 6 volts, 6 volts yan. Okay? So, yun po yung isa nating pinaka tip. Okay. So dito sa AGC naman, ito yung mga responsible sa ating mga yung sa ating mga IF, yung mga gain control, minsan yung mga picture gumagalaw o nawiwiri-wiri kung tawagin. So nandiyan may mga pinipihit diyan. Okay? So, lalong-lalo na sa Sony na tuner, yung 401, 402, meron yung mga pinipihit tayo. Okay? So may video IF, sound IF, yung VCO, yung voltage control oscillator IF, meron din. So dito po yung yan, yung importante yan. Ito naman, dyan yung mga IF natin. So ano ba yung ano natin? Ah, ito wala pala ito. Sorry, napunta to dito to yan. Okay. Tama ko lang po ah. So meron tayong picture IF. Ano ba yung ating picture IF? Dagdag ko lang yung ano niya is dito nangyayari yung ating mga picture carrier natin, tinatawag yung PC picture carrier at saka sound carrier frequency. Ano ba yung ano ng frequency nun? Parang 45 yun eh, 45, so on po yun, 45 megahertz ang frequency niya. May point pa yun, may dagdag pa yun eh. Tsaka yung isa yung parang 41.25 yata yun megahertz. Yun yung sound carrier natin. So medyo malawak na po tayo, so hindi na tayo magpapaka deep dyan, pero bigyan ko lang po kayo ng konting idea. So sa tuner po, meron tayo tinatawag na PLL tuner, okay? May turret tuner, so, iba't ibang klase po. Okay?
na imbento na tuner. Okay. So ano pa ba ang pwede ko idagdag dito? So ayun po. Bale, dyan po tayo nagtatapos sa ating medyo mahabang talakayan. So pagpaumanin niyo na lang po ang aking pagdodrawing at saka minsan aking pautal-utal na pagsasalita kasi nabubulol po ako, medyo may problema yung aking dila. Hindi pa naaayos, ipapaayos ko nga rin to eh. Okay, marami pong salamat sa inyong pagtutok at gabayan nawa po kayo na ating poong may kapal. Okay, keep on fixing po mga kapatid sa ating industriya. So wag po kayo mahihiyang magtanong kaysa makasira po kayo. Magtanong po muna kayo kung hindi kayo sigurado kasi at the end of the day malulugi po kayo sa inyong pagre-repair o kaya lumalaki yung cost of repair. Although may tinatawag tayong charge to experience, eh hindi hanggat kaya nating iwasan yon, iwasan natin kasi i-charge sa experience mo, money eh, gagastos ka eh. Diba? Okay, thank you po again.